morning, OBB! Pinapakinggan niyo yung ano, bread machine. Good morning po! Good morning po! I like you. I like this one. I like this one. Kailangan na nating i-brush yung hair mo kasi nag-grow na ng bonggang-bongga, no? Tapos, let's clean your ear, your eyes, no? Oh, what's that? Huh? What's that noise? So, darating na si Papa Dib maya-maya. So, nag-request siya ng chicken noodle soup. So, ayan siya. So, yung chicken breast yung nilagay ko dito. So, niluluto ko lang siya with the onion, garlic, celery, and then carrots. And then, mamaya, hihimay-himayin ko siya. And then, gumagawa din ako ng bread. I think I made a mistake this one. Kasi, different bread to. So, whole wheat bread na may herbs and then meron siyang mozzarella cheese. So, parang kanina nung nag-start ako, naglagay ako ng, ang tawag dito? Naglagay ako ng fresh milk na 1/4 lang. Tapos nakikita ko na hindi siya nag-work. So, naglagay ulit ako. So, parang 1 cup yung nilagay kong fresh milk dito. So, sana maging okay pa rin siya. Ayan. So, medyo matagal-tagal to. 3 hours and 17 minutes. So, ayan. 8:44 na ng umaga. Ayan, hintay natin to at hintay natin si Papa. Kasi nag-work pa siya dun sa kanyang nag-work siya sa airport ngayon. Nakaland na siya. So, kailangan niyang tapusin yung email niya. So, sabi niya, mag-stay muna ako dito sa airport, magkape, tapos uwi na ako, sabi niya. Tapusin niya lang daw yung email niya. So, habang inihintay ko siya, nagluluto na ako. Ayan. Okay. Tinanggal ko yung dough sa bread maker machine, mga kalalabs. Kasi naghahati. Naghihiwalay siya para silang galit sa isa't isa. So, ang ginawa ko is tinanggal ko siya, nilagay ko siya dito. And ang gagawin ko na lang is ibibake ko na lang siya sa oven. I think it's better. So, ayan. Pinapadoble ko lang. Kanina maliit to. Ngayon nag times 2. So, ibibake ko siya sa oven at tignan natin kung anong mangyayari, kung masarap pa siya o hindi. Sayang kasi siya, no? Kasi yung yung ingredients niya is meron siyang cheese, meron siyang herbs, diba? So, first time kong gumawa ng whole wheat bread na may ganun, na may herbs, may cheese. So, I think meron akong na-miss na ingredients or nagkulang ako. Kasi yung finalo ko na na recipe is regular flour. White flour, parang white bread. Pero ito kasi, di ba, whole wheat yung ginagamit natin. So, para healthy. So, try nating i-bake to. And then, i-try natin kung masarap pa rin siya kahit ganun yung nangyari. And, ang ginagamit ko palang sugar is brown sugar. Before kasi, ang gamit ko is white sugar. So, I'm trying na, yung parang healthy yung natin, yung nilalagay natin sa ating tinapay. So, maya-maya i-bake ko to sa oven. 350 degrees. And 35 minutes natin siyang ibibake. And then, ibabrush ko siya ng, pwede siyang ibrush ng oil or butter. So, ibabrush ko siya ng butter kasi mas masarap siya, diba? So, ayan, ilalagay ko na tong chicken dito sa, pot. And then, maglalagay na rin ako ng, pangalan nito, noodles. So, malapit na yun si Papa Dib. Nasira pala yung yung SkyTrain, So, nasa Olympic Village siya. Nasira yung SkyTrain. Sabi niya, I don't know if I will walk or take a bus. So sabi ko, okay. See you soon. Diba? Ayan. Magiging happy yan kasi pinagluto ko siya ng request niya. Hi, love. Hey, I got your pasalubong. Yeah, I know. What is my pasalubong today? Ang ganda naman ito. I like the tote bag. Really? Yeah. And it's real. It's
Oh, it's LB. Mm. Oh, LB. And it's from the LB. I like it. And oh my God, this is a good for traveling. And it's from the LB shop. Yeah, I know. You went to the, what did you call it? It's exhibition, right? Mm. So, Papa did join the, hindi pala join. He went to the, he went to the LB exhibition sa Bangkok. Wait, let me, let's see, what's this? For me, pasalubong for me. Oh, it's, saksakan. Saksakan. Yeah, it's a adapter. Because I could never plug in my, like, I always have, like, one or whatever, but now I can do two or three. Yeah, okay. So, adapter. Mm. We bought an adapter. What is the other one? Pasalubong. Ah. Oh, what is that? Louis Vuitton. Those are postcards. You could send them to your fans. We have two postcards that we're going to send to two of Faye's fans from Louis Vuitton. Whoever postcard. Comments and likes and subscribes below and wants a postcard from Papa Dave and Mary Faye from LV, you will just need to do as I said. Comment down below if you like a postcard with the signature. Signature, ooh! Yeah. Feeling, oi! What is this, love? Ah! Something that you love to use every day. Pabango? It's cologne, perfume. Something you like to use every day. Perfume. It smells. Ooh. What is this? It's from LB. No. Oh, okay. Yay. I like this one. How to pronounce this, love? Incense. Incense. From India. India. What? It's from India. Really? Yeah. It's from the. So you wrapped it with this? You went to the Victoria. That's from the Floating Palace. It's a gift from the Floating Palace. Oh really? Wow! I like this bag, the tote bag. Ah. Because that's how it smelled in a Floating Palace, and guess what? The Floating Palace smelled very nice. Oh, smells good. Ganda naman nito. They said it's high quality. How to open this? Oh, there. Oh my! Look at this, mga kalalabso. Nice. You know, I was planning to buy this. Like 3 days ago by your office kasi merong African African shop dun sa office malapit sa office ni Papa dito. Tapos bumibili ako parati ng incense and I love this. Is this from India or Thailand? India. Oh, is this one incense also? Huh? I don't know. She's hiding. Oh, ang bango niya. Oh, ang bango. Uy, ang bango, mga kalalos. I love it. Mm. Kasi, pwede kayong magsindi nito, magpausok, before, like, morning, o kaya, bago ka matulog. Kasi nakakatulong talaga to. Like, to clear the energy sa bahay nyo. Sobrang nakakatulong. Para sa akin, ha? So, sabi nila, pag nagsisindi ka daw nito, you will, pinapalayas mo ang bad luck, pinapalayas mo yung bad energy. I love this. Ang galing naman ni Papa di. Pinarap niya pa dun sa Louis Vuitton Visionary Journeys. Ito pala yung Louis Vuitton yung wrapper niya. Louis Vuitton ba to? Parang hindi pala. Akala ko LV. Parang ang weird kasi meron siyang mga bulabulaklak dito sa Halata ba na hindi ako ng LV. But anyway, I love the tote bag. Ang ganda ng tote bag. Sobrang nice ng quality. Ayan oh. Pwede siyang pang travel. Nice. Obe doesn't care that I'm home. I like this tote bag, love. It's really nice. I am not fan sa mga tote bag. Pero this one is actually nice. Nice quality. Yeah, like when you go to the beach. I can go to the beach, but I don't go to the beach. Pang grocery, like pang pupunta ka ng grocery, mga ganyan. Tapos dala mo yung laptop mo, mag-edit ka ng vlog, mga ganun. Work. It's nice. Thanks, love. Okay. Prepare ko yung ni Papa Dave sa panligo niya.
Okay, comment down below kung gusto niyo ng ano ah, postcard. Dalawa yung ano bibigyan natin kung gusto niyo lang naman. 'Di ba? Postcard. Okay. Lagay ko lang siya dito sa blit. At prepare ko yung ano, towel tsaka ano ni Papa din susot niya para makapag-relax siya. So may dala pala si Papa Dib na ganito. Oh. Ang ganda. Akala ko ganyan lang siya. Tapos nung pagka-open ko dun sa ano, nakarap kasi to eh. Ganito itsura niya oh. Diba mahilig si Papa Dib mag-collect ng mga ganito. Kaya yung decoration namin dito sa bahay mix. Merong Thailand, merong ano, Indonesian. Ayan. So yung painting na yan galing din ng Bali. And dito naman. So more on ganito talaga siya. O, diba? Mix-mix yung ano namin. Decoration namin. Ito, Thailand din tong mga to. So, ayan. Meron siyang additional again na collection. So, ilalagay ko daw dito sa taas. Ayan, tatayo ko siya. Ganyan. Merong anghel dun. Napulot ko yan eh. Sa ano? Sa may garbage area namin. Sa baba. So, tinapon nila. So, kinuha ko siya. Diba? O. Oh. Merong ano, additional display. So, ito na yung bread natin. Tingnan natin kung ano. Pero parang matigas siya, B. Parang hard. Sana makain natin to kasi sayang eh. Slice ko siya mamaya. So, natikman ko na yung bread. And soft pala siya pag ini-slice mo na. Kasi akala ko, dense na dense siya. Yung parang alam mo yun, yung mabigat. Pero hindi. So, oh, perfect pa rin siya. Ayan. So, ito yung breakfast natin. Yes. Happy din ako kasi hindi ako magtatapon ng ano, ng tinapay. Akala ko kasi hindi siya magiging okay. Eh, ayaw ko pa naman din nagtatapon ng ano, ng food. So, ayan, breakfast tayo. So, tanggalin natin yung gamit ni Papa Dib sa ano, luggage niya. Para malaban ko na rin at malinis ko tong kanyang ano, luggage. Hindi niya nagamit, nilalabahan ko pa rin siya. Kasi nakamix na siya sa ano eh. Alam niyo yun, sa... Nakamix na siya sa ano, nagamit na gamit. Nagamit na gamit. Kaya kailangan, labahan ko na eh. Labahan ko din to, itong lagayan niya ng ano, mga gamit niya. Kasi marumi na yan eh. Morning, mga kalalabs. Patang puti-puti naman ang face natin dyan sa ano? Salamin. Anyway, good morning. The next day vlog po. So, pumunta kami ng ano, Canadian Consulate. Mag-re-renew si Papa Dib ng passport niya. Samahan ko siya. And then after is, alam niyo na kung saan ang susunod. May dala-dala akong bag. Bili ako ng ano, ng aming dinner. Ingredients para sa aming dinner mamayang gabi. So, gagawa ako ng steak, mashed potato, at saka steamed vegetables. So, ito yung outfit natin. So, yung jeans ko, hindi siya wide. Wide pants. Kasi mahilig ako sa wide pants, no? Pero, okay naman tong jeans natin. Matagal na to sa akin. 3 years.
Tapos white shoes. So yan lang, simpleng ano lang, outfitan. And si Papa, di ba yan? Isasara niya yung ano, yung door. Ay, sinara niya na pala. Yan, wait na lang tayo ng elevator. Dito muna kami sa London Drugs. Magpapa-picture si Papa Dave para sa passport niya. So, ikot-ikot lang tayo dito. Ito yung mga bag para sa ano, camera. Tripod. So, ayun na si Papa, diba? Dito din ako nag-apply nung ano, passport ko. Nung na, ano kami, na-approve kami sa Canadian citizen. So, pipila lang siya. Hindi ko na siya hintayin. Aalis na rin ako kasi, alam niyo na, may gawain din ako sa bahay. Kain tayo, mga kalalabs. Nagpainit ako ng ano, niluto ko nung nakaraan na cassava pancake. So, nag-crave ako ng ano, pangalan nito yung cassava cake. Pero ang ginawa ko is cassava pancake. Kasi yung recipe niya is apat lang. So, kung gagawa ka ng cassava cake, mas marami siya. Meron siyang condensed milk, meron siyang evaporated milk, coconut milk, diba? So, ano yung ginawa ko. So, apat na recipe. Ano ba yung nilagay ko? Coconut milk, sugar, cassava grated, tapos nilagyan ko lang siya ng glutinous rice flour. Yun lang. And meron na tayong cassava pancake. So, nag-ano pala ako, nag-change plan ako sa aming ano dinner mamaya. So, instead of ano, mashed potato steak, tsaka ano, aba, ano ba yun, steamed vegetables, ang gagawin ko is shawarma na lang. So, ayun, bumili ako ng wrap. Bigla ko naisip kasi na ano, meron akong, inuubo pa rin si Papa, diba? Meron akong ano, cabbage, tapos meron akong lettuce dito sa bahay. So, pag gagawa ko ng shawarma, pwede ko siyang lagyan ng kamatis, at saka cucumber, and then lettuce. Tapos, yung pinagpakuluan ko ng beef is, ano, titimplan ko siya ng black pepper, onion, tapos salt, and then ilalagay ko yung cabbage. Eh, di may sabaw tayo, di ba? Wala nga lang akong ginger. So, hindi ko alam kung lalabas pa ako mamaya. Kung lalabas ako, ang bibilhin ko lang is ginger. Kasi yun yung kulang dun sa sabaw. So, gagamitin ko yung pinagpakuluan ng beef. So, may sabaw na tayo, may shawarma tayo, di ba? So, ayun. Anyway, kain po. Ito yung breakfast ko. Mabilis lang yung ano application ni Papa Dib dun sa kanyang ano renewal ng passport. I think only like, pagbalik ko dito sa bahay, sabi niya tapos na ako. Siguro mga 20 minutes. Tapos, yung passport niya is i-mail na lang sa amin before end of the month, March. So, kasi diba may travel kami next month. So, kailangan makuha niya yung passport niya before kami mag-travel. So, on time naman yung ano nila dito. Ganun lang kabilis, no? Walang, ano, wala nang arte-arte. Sa Pinas kasi pag nag-a-apply ka ng mga bagay-bagay, ang hirap-hirap. Kailangan mo ng ID, ID pa dito, ID pa dyan. So, dito, dalhin mo lang yung passport mo, mag-renew ka lang, yun na. Hindi mo na kailangan ng ano. And then pala, photo ID pa ng para sa passport. Yun yung ano, yun yung binigay lang ni Papa Dib. And then, dun sa ano, consulate ng ano, Canadian consulate, meron na silang form doon. So, yung ikaw na mag-fill up. So, ayun. Sa Pinas talaga, medyo ano sila dyan, no? Mahigpit. Ang dami nilang hahanapin sa'yo. Wala lang, na-share ko lang sa inyo. Kain po. Luto na tayo, mga kalalab. So, ito na yung beef na nilaga ko. And, maglalagay lang ako dito ng ano, oyster sauce, soy sauce, black pepper, onion, garlic, and then konting tubig. 1 cup of water lang. Tapos, lagyan ko din siya ng konting sugar. So, ayun. Simple lang. Meron na akong vlog nito, mga kalalas. Check nyo na lang sa ano, sa description below. I-share ko sa inyo. Sobrang ano lang. Dali lang itong turks na po. Lagay ko lang yung ating onion tsaka yung ating garlic. Okay. Let's make shawarma.
Shawarma, shawarma. Gumawa pala ako ng aking, mga kalalabs, garlic mayo. So, ito yung ating gagamitin na, let's spread para sa ating shawarma. So, ilang beses ko na itong nagawa. I think that pangalawang beses to pala. Ilang beses? Parang dami-dami, no? Dalawang beses pa lang, mga kalalabs. Nagawa ko siya, I think last year. Meron na rin akong vlog nito. So, if ever na gusto nyong gayahin yung recipe, pero pinakita ko naman sa inyo kung ano yung nilagay ko, diba, mga kalalabs. So, nasabi ko din sa inyo na may vlog ako nito before, long time ago. And, pag gumawa kayo nito, kasing lasa ng Torx na shawarma sa Pilipinas, yung kay Piolo Pascual. So, try nyo na. Gustong-gusto din to ni Nicole. So, ayan. Maglalagay lang ako ng cucumber. Pwede rin kayo maglagay ng dito, no? Onion, kung gusto nyo. My love, do you want me to add pickled onion? Yeah, sure. Lagay tayo ng pickled onion. Naisip ko lang ngayon. Sarap to eh. So good. Pickled onion. Kasi sa totoo lang, ayaw ko ng fresh onion. So, pickled onion is good. So, ginawa ko lang din to, itong pickled onion. Madali lang gumawa ng mga ganito, yung pickled-pickled. Taran! Alam niyo, nakalimutan ko dito is yung lettuce. Pero huwag na tayo maglagay ng lettuce. And, irarap ko lang siya ng ganyan. And, patikim natin kay Papa Dave. Hoping you like it. Taran! O, diba? Di man siya masyadong puno, pero that's fine. Kaya lang, lagyan ko pa nga ng konti dito. Para isang kagat niya, is matikman niya kaagad. O, diba? Napakadali lang. Mashawarma na tayo. Kuhin ko siya ng plate. Isang piraso lang. Balikan ko kayo, no? Kasi gagawa pa ako ng isa para sa akin. Para sa'yo! Ang laban na to! Para sa'yo! Yes, okay, I'll be back. Okay, let's make mine. Ito yung tsura niya eh. Oh. Diba? Okay. There you go. Let's add konting mayo. Kunti lang naman, pang lang. There. Kunti lang din na beef. Ayan. And then, kamatis. Cucumber. And then, pickled onion. Taran. Tararan. O, diba? Homemade shawarma meat. And let's eat, mga kalalabs. Let's try our first bite. Ito lang. Ay, ang sarap. Tingnan nyo, oh. Kita nyo ba yan? Sarap. Naka-add ng flavor ang aking pickled onion. Ito siya. Diba? Reusable pa yung jar niyan. Ang jar nito is pinanggalingan ng Dijon mustard. Oh, nagamit ko pa siya para sa aking pickled onion, diba? So, anyway, mag-end ako ng vlog dito, mga kalalabs. Salamat po ulit sa panonood. Sana po ay na-enjoy nyo ulit yung ating vlog. And I'll try my best to upload this video today. Hindi ko lang alam kung aabot, no? So, i-edit ko lang siya. So, hindi na ako magdadal-dal-dal-dal dito. Kakain na lang ako. At,
I'll see you on our next vlog. Thank you all for watching. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. Click niyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Kain po!